risk planning na yan, oo. Ayan. Yun. Sir, bago tayo pumunta pala sa risk planning, sige. Idagdag ko lang. Mm-mm. Kasi after natin mag-ipon ng at least the emergency fund, the okay. next na pwede na nating ipunin, kasi pag natapos ka na dun sa goal mo, whether 15 months mo siya magawa or 30 months, basta na-reach mo na yung mm-mm. minimum okay. na 3 months. So, depende kasi talaga sa lifestyle nila or okay. depende sa type ng trabaho. Pag negosyante, hindi pwedeng 3 months lang. Uh-uh. Kasi pwedeng may mangyari in between eh. So, dapat mas mahaba. Kailangan yun. Prepared ka doon. Uh-uh. Yes. So, yung next na ano, syempre pag natapos ka na sa emergency fund mo, that's the time that you can start saving and invest. So, yan na yung sinasabi mo kanina mm-mm. na pwede ko nang i-invest. Kapag? Kapag natapos mo na at least. Ang emergency fund. Mm-hmm. Okay. So, pag na-establish mo na yun, yung mga yes. next process ng pag-ipon mo, yun na yung pwede mong invest. Oo. Ah, ganun pala. Kasi ba diba, for example, nagsimula yung isang bata or yung isang college graduate. Mm-mm. Nag-work siya. Tapos sinimula niya yung proseso. O diba, kung 25 lang siya nung natapos siya dun sa ano niya, sa pag-iipon niya, uh-oh. 25 lang siya. Pwede pa siyang mag-invest. Oo, tuloy-tuloy pa. Oh. Bata pa eh. Uh-oh. Yes, so pag tinuloy na niya yung mga investment na yun, pwede na siyang mag-invest sa mga guaranteed returns muna. Yung mga, mm-mm. kasi bago ka pa lang eh. Yung yes. mga nagbibigay ng siguradong returns, kahit maliliit, okay na yun. At least ma-practice mo din yung idea yes. na oo, kaya laging mo na pala practice, ganun. Oo. Slowly but surely. Ba, kailangan pala, tinitingnan mo din. Of course, kung saan ka nag-i-invest, lalo na kung baguhan ka lang. And yes. kung yung budget mo, hindi din naman ganun kalaki. Mm-hmm. Gusto mo syempre maging profitable yun, mabilis yung ROI ba, ganyan. Oo. Mm-hmm. Pag nagmamadali po talaga, napapahamak. Oo nga, kaya relax ka lang. Relax eh, no? lang. So tama lang talaga, simulan natin sa emergency fund. Oo. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na pareha sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku! Ang dami nang namamatay sa maling akala! Eksperto dapat ang pinakikinggan mo! Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas. Kasama ang social media ng DWIZ at manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH Department of Health. Programang malaking help sa health. Kasama sina Maru Pahati Sarne at si Braggy Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ DOH Department of Health. Monday to Friday, 1 p.m.